declaration of Pasko. Sobra po nito importante sa mga Lagusians. And in this declaration service, I want you to just focus. Sa gitna nito, just focus on the word and the meaning of the word. Sabi si Job chapter 22, verse 28. You will also decide. Mag-decision tayo. Kapag nakapag-decision ka, sabi yung, and decree. Yung mga decree, ito yung sinasabi ng hari. Kinatatakan, ito yung batas, ito yung gusto kong mangyari. So, ibig sabihin ng Bible, kapag nag-decision tayo na ito yung gustong mangyari natin sa buhay natin. Hello? Ako po nyo? Sabi nito, and it will be established for you. Kung ano ang pag-decision na natin ngayon na mangyayari 2021, sabi nito, the light of God's favor will shine upon your ways. Ang pabor, pagpapala ng Diyos, liwanag, mangyayari yung ating mga pinag-desisyonan, mangyayari yung mga dideklara natin. Alam niyo, yung bibig natin sobrang importante. Sasabi sa Proverbs 18:21, the mouth is the power of life and death. And ngayon, magbibigay tayo ng buhay. Amen? Do you want to bless your life? Listen to this. If your mouth is poor, your life will be poor. But if your mouth is rich, rich in blessing, lagi mo nag-speak ng blessing sa buhay mo. You expect blessings into your life and you speak blessings to your children, so be it. Your life will be blessed. Amen? Expect richness, abundance. If we always curse, complain, Lord, ano ba yan? Possible kaya? If we doubt God's word, and that will hinder us experiencing the promise. But if our heart is believing, if our heart is expecting, nag-expect ka ba 2021? Kung isipin na pwede natin vaccine 666 na, kung gawa ng kahawa yan at gagawin niya yan at may kapahintulutan niya ng Diyos, huwag kang mamamba, patakot, mag-alala sapagkat yung mga anak ng Diyos, iingatan niya yan. Amen? Hindi mo na trabaho, isipin mo anong gagawin ng maaway. Ang trabaho natin is to declare and believe the promises of God. Itignan natin yung mga pangako ng Diyos. Yes, He will work. May mga weapon against us. But no weapon formed against us will ever prosper. Yun yung ating mana sa Panginoon. I want to add more in James chapter 3, verse 45. Yung mga nagbabarko rito, may mga nagbabarko, mga kapatid. Kahit malakas yung hangin, malakas ang alon, hindi sila maaalon, hindi sila madadala kasi merong timon. Rudder. Yung rudder, yun yung dila. Sa napakalaking barko, sabi nito, a small rudder makes a huge shifter wherever the pilot chooses to go, even though the winds are strong. This 2021, I'm not promising you a smooth wind. Maybe the winds will be strong this 2021, pero kapag meron kang timon, makakarating ka pa rin sa destination mo. Yun yung dila natin. Yun yung sasabihin natin. Sa Tagalog, yun din yung barko, kahit na napakalaki, na itutulak ng malalakas na hangin, na ibabaling ito sa anman na isin ng pilot. And for this church, Comfy Church, the whole Comfy Church, as we start the ministry by the grace of God, yung iba rin pa kasama na namin nung simula, okay, yung hindi pa kami masyadong pogi, okay? Thank you, Lord. Yung mga pagpatid pa kami, okay? We always believe in the power of declaration. Review lang natin 2016, ano ginawa ni Lord? Alam mo na 2016, it's a year of fruitfulness. Talagang naging mabunga. Nagkaroon ng bunga yung buhay natin. We started from 15 people. Mga kamag-anak ko, si Pauline, si Karen. May mga nakikinig. Minsan nagsiselfon pa yan. Pero hanggang ngayon, kasama ko sila. Amen! Ayan si Anthony Cadet, kasama ko na. 2017 is a year of elevation. Inangatay ng Panginoon. Kung paano tayo nagpunta doon sa parking space, dinala tayo ni Lord sa tahanang maliit. Pero naging tapat sa maliit, pagkakatiwalaan sa malaki. Dinala tayo sa Carmel. Kung nasa Carmel ka,
Panginoon. Amen. 2018, God has amazed us. You know why? It is a year of amazement. Kasi ang renta po doon, 80,000. Pero nakaka-amaze talaga si Lord. Sino pa naman ang mag-aakala na ipaparenta sa atin yung 10,000 pesos pa? Amazing. 2018, God is amazing His people. 2019, last year, is a year of overflow. Nag-umapaw yung fourth floor, nakakalog-galog dati na puno. Pinuno ng Panginoon, nag-umapaw yung kids, ang ingay na. This year, you are experiencing a year of new levels. Para sa mga first, second time, hindi ka naman masyado natin sa fourth floor, this is a new level for us. God has provided for us a divine connection. Makilala natin yung mga owners ito, and their heart is so generous, they're so giving. Alam mo yun, they're ready to be used by the Lord. For the Father, we are praying. Okay ba kayo dito sa mga susunod na araw, linggo, taon? Amen! Isang sakay lang sa kabila ng Jollibee. May pagkain pa masasarap. Amen! Malaki pa, may second floor. Ano ba? Meron pa tayong banda, meron pinapagamit sa atin. It's because of the grace of God sa buhay ni Sir Joey. Palapakan natin ng Diyos, we give praise, Lord. For Brother Jerry, Joanne, mga family, bless mo itong pamilya na ito, Lord. Inasan mo sila, samahan mo sila, saan mo sila naroon, Panginoon. Bigyan sila ng magandang kalusugan. And there will be kingdom partners, expanding, advancing the kingdom of God. Tandaan nyo, sabi sa Numbers 14:28, are you getting this? Ito yung Evelyn Declaration. Numbers 14:28, sabi nito, tell them, sabihin daw, surely as I live, declares the Lord, I will do to you. Gagawin ko sa inyo kung ano mga mapag-uusapan nyo. Hello, hello, kailangan maganda pag-usapan natin ngayon. Pag-usapan natin 2021, magiging maganda to para sa atin. Sabi ng salita ng Panginoon, habang buhay ako si Yahweh, I'm forever God. I'm a powerful, sovereign God. At gagawin ko sa inyo ang aking naririnig at ang gusto nyong mangyari. May mga gusto ba kayong mangyari 2021? Hello! This is the verse for 2021. And I'm sharing this to all of us. And I'm spending some time for us to understand. Pwede ba taas kami kung naunawaan mo na yung declaration? But hanggang ito importante. Lord, ito pala yung taon namin. Ito yung lagi namin pag-uusapan. Ito yung mangyayari sa amin 2021. Na walang makakabigit na malalakas na hangin. Bagyo man ang tumating, dito pa rin kami pupunta. Dito pa rin, ito pa rin ang mangyayari sa amin. Ito niya ko ba? Taas kami. Very good. Alright. Thank you, Lord, sa mga nakakaunawa. This is the verse for the whole 2021. And this will be our declaration. And right now, you are feeling the anointing. I am experiencing God right now. And gusto ko pagdineklara natin ito, isigaw mo, Lord, ito yung gusto ko sa buhay mo. Ito yung gusto ko mangyari sa buhay ko, Lord, sa business ko, sa pamilya ko. In Isaiah chapter 6, verse 13, I'm reading yung Bible ko kasi Good News Translation. And the Lord spoke to me, ito yung 2021, and you will see this as a reality for 2020, and moving forward, ito mangyayari. Sabi ni Lord dito, even if one person out of 10 remains in the land, he will, too, will be destroyed. So when God was telling me, Lord, ano nangyayari? Di ba maraming nasira ngayon? Naubos. Para yung savings mo naubos. Plano mo destroyed. Trabaho mo nawala. Yung sweldo mo ini-expect hindi na naibigay. Yung 13 month kalahati lang. Hello? Sabi ko, wow. Yung mga pinili daw ng Diyos, listen. Maubos. Mapuputol. He will be like the stump of an oak tree that has been cut. This is true. Para pa tayong puno na nabunga 2020 as we start, and then dumating yung pandemic COVID-19, pinagpuputol lahat ng sanga, lahat ng bunga, lahat ng mga dahon, mga branches, at ano lang natira sa atin? Yung tuod. Tuod tawag. Yung
Bible, cut down that tree. Ano tinala lang yung tuon? But there's a good news. Ito na yung reward natin. I want you to just lift your hands to the Lord. Maraming, maraming plano nasira, sanga na nawasa, mga dahong nalagas, bunga na hindi na napakinabangan, trabahong nawala, business na humina, relationship na damig, nagkaroon ng mga challenges, even our spiritual life, Lord God. But ang sabi ng iyong salita, and this will be our year, Lord, 2021. So shout your praise as we declare this. Pinwede mo na yung puso mo sapagkat kung natiraman ay tuod na lang. Narating pa rin ang ugat. Meron pa rin. We are planted in the house of the Lord. Hindi pa tayo nagpupunod. Patuloy na lumalagay ang ating mga ugat. And I want you to believe in your heart. Continue to lift your heads. Yung tuod na yun, yung stamp, yung natirang puno na yun. Everyone, just look at here, taas ng kamay. We expect this, and this is the word. The stamp, yung natira. Ngayon, kung ano yung tayo ngayon, ito yung haharapin natin this 2021. And some of you are getting this. Kahit yun na lang ang natira, sabi ng Panginoon, this stamp, it represents a new beginning. A new beginning for God's people. And as we lift up our heads, Lord God, we declare, Lord, ano man po nangyari in 2021, Lord, 2021 will be a year, oh Lord. We believe it for your word. Marami man naputol sa amin this 2020 na walang trabaho, negosyo. We lift up our heads, Lord God. We will shout to the Lord and we will celebrate. Because 2021, in the name of Jesus, by the power of your Holy Spirit, heaven is with us. You are with us. You will fight for us. 2021 is a year of new beginnings. It's a year of new beginnings. Bakit simula na ibibigyan ng Panginoon. Come on, lift your hands and shout to God. A new beginning for God's people. Beginning for your church, for your ministry, a new beginning in our relationships, Lord. Yung iba, Panginoon, yung mga negosyante, magsisimula, magtagumpay, bagong pagtatagumpay sa 2021. Yung mga mag-asawa na nagkaroon ng problema ngayon 2020, Lord, 2021 is a new beginning for them, Lord God. Relationship with Jesus na nagdamay, na wala, tumigil, huminto. Pero, Panginoon, babangon kami muli. Ito ang simula ng bagong taon 2021. Last Lord is yung sa mga kapatid namin na wala ng trabaho. We declare 2021, new beginning, new position in their life, Lord God. Hindi po kami napupunod sa magandang nakakaliin kami sa pundasyon bato. Hindi matitibag, hindi matitina, dumating man ang bagyo. Patuloy kami, Panginoon. Matitiwala, 2021 is a new beginning for us. Can you shout amen? Jesus. Hallelujah. It's a new beginning for your people 2021. And we believe your faithful Father. Your faithful Father. Sing it up. And His favor. Come on. Sing this with us as a song. In your family. It's a new beginning for your children. One more time. May His favor be upon you. Lift your hands. Believe a new beginning. Pray a new beginning. Yes, Lord. In your children. One more time. May His favor be upon you. In the last generation. In your family. In your children. Come on. Come on. One more time.
Jesus. Can you shout amen? If you receive it, come on, amen.